نيون قال له كوري تو كنت تو فخذ لها مشاي دسي قال له ما كنت تدش لا ابري ريكلامو دون بس ادم يوم سبتاس بقي كو يمني ابري ريكلامو يبي سمي دولا كار بتنجا بارام بيدور بيت منا تنا لكورن منا يوم كار بتن Pero alam niyo ang sabi nga ng mga military at political analysts, economic analysts, totoo na malaki ang China, 1 billion. Pero yung mga katapat niya, hindi magano kaliit. Kasi ang ASEAN countries, pag iyong pinagsama-sama, yung mga ASEAN countries, Indonesia, Vietnam, Philippines, Thailand, naabot din ng 600 million ang populasyon ng mga bansang ito. At sigurado, papasok niya sila. Pag nagkaroon ng gulo dyan, ang Vietnam at Pilipinas ay mukhang magkakampi na yun. Ang Indonesia, hindi kasama sa gulo rito, wala silang claim, pero sila kinakabahan sapagkat yung from China, kinlaim din yung kanilang Natuna Sea area. Yung kanilang pinakita ko, yung U-shape, kasama po yung Natuna Sea ng Indonesia dyan, kaya interesado din ang Indonesia. Pag sinabing asymmetrical warfare, yan yung laban ng isang maliit laban sa malaki. Nung kinalaban ni David si Goliath, si Goliath, ang kapal ng kanyang armor. Pag pinana mo, hindi tatalo yung pana. Ang haba ng kanyang espada, ang laki-laki niya. Meron pa siyang panangga. Ang kalaban niya si David, ano ginawa ni David? Kasi paglaban pa ng harapan, tagaan, hindi po. Kasi pag lumabas ng tagaan, kay Goliath, matatalo siya dahil mas mahaba at mas malakas si Goliath. Ano ginawa niya? Asymmetrical warfare. Ang ginamit niya, bato, tirador. Isang bato ba lang? Ganun po. Para pong nung panahon, nung digmaan ng mga Amerikano at Pilipino, nung laban ng Pilipino at Amerikano, Philippine-American War, meron pong isang general, si General Lawton. Diba? May Plaza Lawton. Nakipaglaban si General Lawton doon po sa may Banda Marikina River. Kalaban niya mga Pilipino. Anong ginawa ng Pilipino? Gumamit ng mga sharpshooter. Tinarget si General Lawton. Isang bala lang si General Lawton. Kahit na anong lakas ng kanilang armas doon. Marami sila. Ang lalaki ng mga kanyon nila. Pero nakapwesto yung mga sharpshooter natin. Patay si General Lawton. Ganun ang ginawa ni David ng Goliath. Isang bala lang. Isang bato lang. At yun ang maaari natin gawin. Pag tayo makipaglaban sa China, in a military confrontation, pero medyo malayo po yan. Hindi ko sasabi na maaari mangyari yan. Ang India pumasok din. Kasi ang India, nakita nyo, nasa kabila Indian Ocean. Sila ng China at ang India ay mayroong matagalang alitan. Nagkaroon sila ng pagbakan doon sa kanilang land border. At sila'y kinakabahan sa pagkat ng China, naglalagay na ng malilit na mga bases o kaya pakikipagunayan sa mga iba-ibang malilit na bansa sa loob ng Indian Ocean, katulad ng Sri Lanka, ng Maldives, na parang ginagawa nila, pinaliligiran din ng mga China naval bases ng India. Kaya nung ginawa ng India, ang India nagpadala rin ng kanilang bukid ni Gira para bumisita sa Vietnam. Kaya malaki rin ang posibilidad na papasok din ang India, at ang India ay hindi po isang maliit na bansa. Isa pong malaking bansa ang India at malaki ang kanilang navy. Meron kanilang meron silang aircraft carrier, marami silang mga submarines. Sila ay nagbabantay din dito, bukod sa nagbabantay ang Japan. Kasi alam nyo, ang South China Sea, dyan po dumataan ang maraming mga bakor. Commercial ships, may dalang mga kargamento, may dalang oil, papunta sa Taiwan, papunta sa Korea, papunta sa Japan. Kaya ayaw nila na masarap yung lugar na yan. Pag nasara yan, hindi makakadaan yung mga kargamento nila. Parang sa atin, no? Pag nasara yung, pag meron kayong negosyo, tapos meron kargamento kayo, mga goods na dumadaan, at sinara, ano mangyayari sa negosyo nyo? Sarado din ang negosyo, malulugi kayo. Kaya ang Japan ay interesado po dito, kasama ang Korea. Kaya ngayon, yung US Philippine Navy's nagkaroon ng training doon sa disputed areas. Pero hindi ko nababago yan. Katulad na sinabi ko, bata pa ako, nagkakaroon na ng ganyang exercises doon. US Philippine Navy kasama pa Australia noong mga panahon na yan. Ngayon, ano
pinaka-latest development, yung kung ating mga kamag-anak na nasa Estados Unidos, nasa Canada, nagde-demonstrate sila ngayon. Nagkakaroon sila ng demonstration na ginawa nila, pinuntahan nila yung mga consular offices, mga embassies ng China, sa iba't ibang lugar, sa US, meron sa New York, meron sa Washington DC, San Francisco, pati sa Canada. Ay nagpunta sila para mag-demonstrate at ikundina yung kilos ng China. Kaya maganda po yan, kasi alam niyo, habang meron nag-iingay, nalalaman ang punta yung bully, yung pambabarago ng China sa atin, yung paggamit ng lakas na ating tinutulad. At yan ay magandang development. Tapos sa Hawaii, ay pinag-usapan na rin, nag-usap na rin ng US at China tungkol sa South China Sea, nagkaroon naman iba-iba mga warning dyan. At ang US Senate naman sa Senado, meron pong isang senador, si Senator Jim Webb, na naglabas ng isang resolusyon at kinukundina ang ginagawa ng China. At itong resolusyon niya ito ay inaprubahan ng Senado ng Estados Unidos. Nagkataon po, si Senator Webb ay naging kasama ko sa US Naval Academy. Kilala ko siya ng personal, nabisita niya ako din sa Pilipinas, nabisita ko rin siya doon sa Estados Unidos. At ito po, malaman ko na meron siyang nilabas na resolusyon, nag-email ako sa kanya, at inarrange ko pa na sila ay mag-usap ni Secretary De Rosario ng ating DOA. Kaya ito'y nagpumahang, kaya meron pong sumusuporta pa sa atin sa US Senate. Ayan, uulitin ko po ito. Ito ngayon, para rin at bigyan ko na kayo ng background, ulitin natin. Ito po ang kiniklaim ng China. Makikita niyo, napakalayo sa kanilang coastline ang kanilang claim. Samantalang tayo, ito ang Pilipinas, ang ating exclusive economic zone ay dito bubanda. Ang exclusive economic zone ng Vietnam ay dito bubanda. Ang exclusive economic zone ng Malaysia at ng Indonesia ay dito bubanda. Napakalayo ng kanilang claim sa kanilang coastline. At ito nga mga nangyayari, Chinese vessels have harassed Vietnamese oil exploration ships. Pati Pilipinas, ganoon din, nag-complain tayo. At merong, mabuti na lang, merong naging kilos din dito po sa Pilipinas. Kasi noong una, sabi ko, disappointed ako na walang nag-demonstrate ang mga Vietnamese. Nag-demonstrate at mabuti na, meron din nag-demonstrate dito po sa Pilipinas. At makikita nyo, ito po yung letra ng grupo na nag-demonstrate, PLM. Abang po natin yung PLM. Ang partido ng kasi ako'y nandunong mo na yung iba,